Magandang araw ang Abuyog Community College, sa kung saan nagtatagpo ang mga bagong talento at ang sayaw ng pagkamalakhain. Ang Abuyog Leyte ay mainit na tinanggap ang mga delegado at bisita ng 2024 Leyte Division School Press Conference. Formal na pinasinayahan ang nasabing programa sa gabi ng Marso 21 sa Abuyog Municipal Gymnasium. Ang opening program ay magiging na dinaluhan ng higit 1,000 mga mag-aaral, namamahayag at ng kani-kanilang mga tagapayo. Para sa mga karagdagang detalye, narito si Julien Ilumido. Mainit ang naging pagtanggap ng bayan ng Abuyog Leyte sa mga delegado ng 2024 Leyte Division School Press Conference na linawakan ng iba't ibang elementarya at sekundaryong paaralan mula sa Leyte na may tema ang campus journalism in a matatag era. Breaking down barriers of isolation, indifference and mediocrity, building up support for inclusion, collaboration and excellence. Iba't ibang paaralan mula sa Leyte ang dumayo sa bayan ng Abuyog para makilhawk at magpakitang gilas sa larangan ng journalismo. Kaya naman, iba't ibang klase rin ng preparasyon ang ginagawa ng iba't ibang paaralan at munisipyo para sa tagumpay ng nasabing okasyon. Binalot ng kasiyahan ang gabi ng Webes ng ika-20 ng Marso sa Abuyog Mini Gymnasium na mga kalahok ng DSPC. Ang siyam na area ng Leyte Division na Area 1A hanggang Area 5B ay nag-aisa para sa opening program ng nasabing okasyon. Pinangunahan ng Abuyog National High School SPA Rondalia ang pagpugay ng Matawat, Dapag Leyte at Abuyog Him. Sa pamamagitan ng sikat na Buyugan Festival Dance, idinaan ang magiliw at malugod na pagtanggap ng mga Abuyugnan sa mga delegado. Kasunod dito ay nagbigay din ng mensahe si Ginoong Ernesto Mayol, ang District Supervisor ng Abuyog East at ang School Division Superintendent na si Dr. Marisa Magan. Sa pagpatuloy ng programa, isa-isa nang ipinakilala ang mga delegado na nagmula pa sa 46 na mga bayang sa Leyte. Kanya-kanyang paandar din naman ang mga delegado sa tuwing babanggitin ang kanilang distrito. Sa kabuuan, umabot sa higit 1,000 delegado ng DSPC ngayong taon. Sa paglalim ng gabi, ipinakilala naman ni Dr. Arlita Labaclado, ang Education Program Supervisor ng Ingles at ang pangunahing tagapagsalita na si Dr. Teodorico Pelino Jr., ang OIC Assistant Schools Division Superintendent. Ipinaalala ni Dr. Pelino sa kanyang talumpati ang kahalaga ng campus journalism sa pagtatag ng isang maunlad at masaganang bansa. Formal namang idiniklara ni Dr. Teodorico Pelino ang pagsisimula mula ng DSPC 2024. Kahit namang sinunda ng isang nakakaaliw at masiglang pagtatanghalang sayaw na pinagbidahan ng mga guro ng Abuyog West District dahilan upang mabalot muli ng hiyawan ang Abuyog ni Jing. Makahulugan ng mga binigas sa mga batang giorno ang kredo ng pamamahayag na pinangunahan ni Adrian Escrib, isang kampiyon sa RSPC Broadcasting. Samantala, inihayag naman ni Education Program Supervisor ng Filipino sa si Dr. Mauricio Catan ang pangkalahat ng alintuntunin sa lahat ng kompetisyon sa DSPC. Ang kanilang masusing preparasyon ay nagpapakita lamang ng kanilang determinasyon. At pabayanan lamang natin ang mga kompetisyon na magaganap sa susunod na mga araw. Nawa ay maglilaan ito upang lumabog ang talento ng mga kabataang Pilipino pagdating sa journalism upang magdating ng balita at magbigay kalaman sa mamamayan. Julien May Almido, Kahanikong News. Ang ikalawang araw ng kaganapan ay may mga kupunang maingat na naghanda at pitbit ang mga aral sa kanilang mabusising pananaliksik at gabay ng kanilang coach. Dala ang kanilang pinakamahusay na kakayahan. Pinapakita hindi lamang ang kanilang pag-unawa sa kasalukuyang mga pangyayari, kundi pati na rin ang kanilang kakayahan na mag-isip ng mabilis at maipahayag ang kanilang mga sagot sa ilalim ng presyon sa pagsisimula ng mga individual at grupong paligsahan. Para sa karagdagang detalye, narito si Lorraine Superable. Nagsimula na ang pinakahihintay na ikalawang araw ng Division School Press Conference ngayong Biyernes, ika-21 ng Marso, kung kailan mismo inumpisahan ang iba't ibang kompetisyon ng nasabing kaganapan dito sa Abuyog Leyte. Nagsimula sa ikalawang araw ng School Press Conference, tampok ang individual at group competitions. Ngayong Marso 22 ay unang ginanap ang individual writing contest, collaborative and desktop publishing and online publishing,
radio broadcasting simulation at TV broadcasting. Ito ay ginanap sa mga iba-ibang paaralan sa poblasyon ng Abuyo. Dakong hapon ay nagtapos ang kaganapan sa pamamagitan ng pagbibigay parangal para sa mga nanalong school papers. Samot-saring impresyon at emosyon ang dulot ng araw na ito sa bawat delegado. Batid ang pangamba, tatag ng loob at kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, talaga nga namang pinaghandaan ang malaking patimpalak na ito, mapa-estudyante man sa elementarya o sekundarya. Ipinahayag naman ng isang Filipino news writing coach ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan sa paglahok sa DSPC. Para sa akin, ang mas pinakamahalaga maliban dito sa pakikipagtagisan namin ay yung aming karanasan na magiging baon namin hindi lamang sa araw na ito, maging sa hinaharap pa. At ito rin ay parang paraan o daan para mas maibayo pa ang talento ng aming mga mag-aaral. Tunay ngang isang magandang entablado ang DSPC para sa mga kabataan. Pinatunayan ito ng isang sekundaryang estudyante na nagbahagi ng kanyang inspirasyon bilang isang batang mamamahaya. I joined TV broadcasting, so it wasn't really my decision. It was more of an offer for me kasi they were scouting and nahanap lang ako. And I, sabi nila may screening, so I joined. Thankfully, I was accepted. Tapos, nakarating din ako sa DSPC. Pero, my inspiration for this is because through journalism or especially TV broadcasting, my inspiration for joining TV broadcasting is I might be able to, might be able to meet some of the famous TV broadcasters from maybe just Tacloban, ABS-CBN, or VRTV12. Maituturi ng isang tagumpay ang makatuntong sa larangang pangdibisyong school press conference. Kaya naman ang espesyal na kaganapan ito ay maiging pinaghandaan ng hindi lamang mga delegado kundi maging ang kanilang mga tagapagturo. Dalang ang kinggaling at passion sa pagiging isang mamamahayag, sila'y makikipagtagisan sa ngalan ng journalismo. Ang iyong tagapagpulat, Lorraine Superable, para sa Dihan Cove News. Ang ikatlong araw ng 2024 Leyte Division Schools Press Conference ay umabot sa isang dakilang climax sa pamamagitan ng magdramang pagtatapos ng seremonya at pagbibigay ng parangal na ginanap sa Abuyog ni Jim. Para sa balita, narito si Dennis Chavez. Narito ako ngayon nakatutok sa kung saan nagaganap ang Division School Press Conference 2024, kung saan ang diwa ng kabataang namamahayag ay nagniningning sa buong distrito at sa larangan ng journalismo. Sa pagtatapos ng tatlong araw na paligsahan sa press ng paaralan ng distrito, ipinagdiriwang ang hilig, dedikasyon at talento na ipinakita ng ating mga student journalists. Mula sa pagsusulat hanggang sa pagtampok ng kwento, ipinakita nila ang kanilang mga kasanayan sa iba't ibang larangan ng journalismo. Ito'y nagtapos sa makulugang paggawad sa mga natatanging kalahok na naibabaw at nagpamalas ng kailang natatanging mga kasanayan. Ang kabuong ranggo ng air result ng DSPC ngayong taon ay ang mga sumusunod. Itinanghal na kampiyon ang delegado mula sa Area 2B na sinundan ng Area 1 sa palawang pwesto, Area 3 sa pangatlong pwesto at Area 2A sa pang-apat na ranggo. Nakuha ng mga delegado mula sa Area 4 ang 5th place and 6th placer ang Area 5B at panghuli ang Area 5A bilang the 7th placer. Isang malugod na pagbati sa mga nagwagi at sa lahat ng mga delegado na nagmula sa bawat sulok ng distrito para sa kanilang pagsusumikap at pagpapakita ng kanilang talento. Tandaan, ang pamamahayag ay hindi lamang isang hilig. Ito ay isang pangako sa katotohanan, integridad at pagkukwento. Dennis Chavez, The Honeycomb News. Iyan ang mga pinakabagong balita ngayon na kalap namin. Salamat sa inyong pakikinig at para mas maging updated sa mga balita, i-like at i-follow ang The Honeycomb Campus Media sa mga social media platform. Muli ito si Joey Cadeng Jr. para sa The Honeycomb News.